Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So, bisyang lola today. I miss you. Ayan ang aking modra. Ay, hirap na sa kanyang mga sugat. Ayan. Ayan, pinuntapa lang. Tinapal ko sa kanya, ano na lang. Sunod yung diapers na ilagay ko dyan para ano. Para hindi ito magastagas yung mga ano, nana. Takoy nahirapan sa mga sugat niya. Yan, gano'n lang ginawa ko. Oh, bati ka. Yan, bati ka naman siya mga viewer mo. Kumusta kayo lahat? Magandang hapon, sabi mo. Ano na? Tulog ka? Ay nako, hirap na siya. Sabi niya, patayin ko na lang daw siya para matapos na yung hirap niya. Gawin pa akong kriminal. Ayan. Kumain ka. Parang tulog ka man. Sari ko. Tapos yung pagkain ko ako po. Yan, viewer ka na. Mudras. Ayan, ang mother ko, hirap na sa buhay niya. At yung pagkain, hirap na siyang kumain. Pag ko lang ng pagkain, may langgam na agad. Itulog ka man. Kumain ka muna. Kumain ka na matulog. Pati pagngata niya, puro singaw na yung bunganga niya. Ayan, si Sina, Ritria. Kumusta na kayo dyan ni Manang Gosing? Ayan ang modra ko. Hirap na sa buhay niya. Patayin ko na lang daw siya para matapos yung paghihirap niya. Kumusta na si Nanang Rosing dyan sa Masbate? Hello, kumusta na lang lahat ng mga taga Masbate dyan? Pakikumusta na lang po. Ayan. Si modrang makulit dati. Ayan siya. Hirap na hirap sa buhay niya. Ang dating magkulit na grasyusya. Kumusta yun may mga taga-Masbate? Bakit? Gusto mo mag-TV? Tulog ka man. Gandaan lang lunok. Huwag mong galawin yung ano, sugat mo. Bibig mo daming ano, singaw. Kaya antibiotic para magtapos yung sakit-sakit dyan. Tulong ka lang ang siling kayo tayo sa ring. Mamaya bibilihan kita sa singaw yung bunganay niya, puro sugat-sugat. Sakit? Tandaan lang. Kunti-kunti nga lang yung lagay ko sa'yo para malunok mo. Kung hindi ka naman kumain, hindi lalo kang magkasakit. Ako naman mahirapan.
tubig. Ano na kabakan? Esther na bibig. Balik. Hah? Hah? Mani gua. Gantahan lang. Lumailong kang gamot. Kailangan mo uminom ng gamot para matapos yung ano din. Kailangan ang antibiotic din sa lalangunan. Si Marlon ay sinasabi. Si Marlene Almedelia, hello po. Musta po kayo? Si Marlene Almedelia, hello po. My mother. My mother. Ang mother ko hirap na sa kanyang life. Ang dami niya ng sugat, ang dami niya ng ano. Kaya ako mahirapan din sa kanya mag-alaga kasi ang dami niya sugat-sugat. Hindi na siya makakain, ang dami niya singaw. Ano ba yan? Kunti-kunti lang. Nantok nga eh, hindi ako matulog. Kati Paolo mo hindi na. Nawala na yung kuto mo. Naubos na. Hindi na makati. Dalawang viewer, dalawang viewer mo. Sakit. Kung hindi ka kumain na, maglalo ka manghihina. Bakit? May gusto ko sabihin? Ha? Ha? May gusto ko sabihin? Ano? Ha? Mapait? Eh, siyempre, marami kasi ikaw eh. Kala ko may sasabihin ka, mapait lang pala. Sakit pa yung sugat mo. Gawin mo ito. Gawin mo yan. Bibila ko ng maraming 21. Ayan o. Parang spine sending ka. Tiba yung tip niya sa sugat mo. Sa ano, lamunan mo. Okay.
salita. Dulukin mo. Ya pa? Dulukin mo. Pa siya pag nilusaw. Antibiotic yan. Tubig. Ya pa? Dulukin mo. Bibig mo, nagasurok yung tubig o maputok. Ito naman yung isa nagbibigay. Si Benjamin Manaruiz Prado, hello po. Ay nako, ang mother ko hirap na sa buhay niya. Hindi ko mapindot yung web mo. Yun. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayan. Ang aking modra. Oh, paalam ka na. Paalam ka na. Tsura ang kaya kita. May tuto ka pa yata eh. Baka naman putoy. Tulog ka na. Malawag ka TV. Ha? Malawag ka TV? Kaso pala, extension na sa labas. Ginagamit. Tulog ka na lang. Mamaya na. Mababay na sa mga viewer mo. Babay, sabi mo. Babay na. Hindi ka manawagan sa mga anak mo. Hindi ka mag-ano, mga kumusta sa mga anak mo. Hindi mo kumusta na kayo lahat yan, mga anak ko. Lahat. Ito na, mo kayo mangalay yan dyan sa ano, mamaga na naman yan. Ay naku, hirap na siya. Walang dumadalaw pa sa mga anak niya. Nag-iisa lang akong anak niya. Aywan ko kung ano mga problema ng mga anak na ito. Ang daming ano eh. Magulang nila kayang tilisi na ganyan eh. No? Pupunta yan sila pagpatay na. Ano pang gagawin nila pagpatay na? Diba? Eh masaklap dyan eh. Ang nangangailangan yung magulang nila ng pag-aruga, kalinga. Baka iniisip nila kasi pag pumunta sila, eh gastos na naman yan, pera na naman yan. Kaya, yan. So, para wala na silang balak mag-dalaw kasi gagastosan nila yung matanda. Ang kailangan niya, pagmamahal at taruga, hindi pera. Sa pera naman, eh, ako na nga sumasagot lahat eh, di ba? Araw-araw yan, dami kong ginabiling gamot yan. Pagpatay pa lang yan eh. 50 na bawat tae niyan.
kasi hindi na siya nagpapangsyon yung ano niya, bituka niya, hindi na siya tumatay. Tapos pag tumay siya, maitim na yung tahi niya, parang putik. Yun. Tapos ayan, antibiotic na naman siya, puro singgaw na naman siya. Pagkatapos ko nung ina, antibiotic, antibiotic yung sugat niya na isang katutak. Eh, yun. Antibiotic na naman ngayon, no? So, yan. Ang hirap nang intindihin ng mga kapatid ko na to, eh, no? Kung anong problema nila sa buhay nila. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Eh, yun lang nga. Simpleng ano lang naman yun, eh. Tampuhan. So, masyado nilang dinibdib yung pagkabinta ng lupa itong nanay ko, eh. No? At ako ang sinisisi ng lahat. So, yun siguro. Buhay pa naman ito, eh. Umpisa pa lang naman ang buhay nito, eh, hindi na sila nagbibigay ng allowance dito. Wala naman trabaho to, nakitira lang din sa akin. So, siguro, karapatan niya yun kasi minanan niya sa ama niya, binta niya, eh, nasa kanya yun kasi gusto niyang kumain na masarap. Wala siyang, ano, dahil ako na, single parents lang ako, eh. Isang kahig, isang tuka lang din ako, eh. So, hirap din siya sa akin dahil hindi niya mabili yung gusto niya. So, decision niya yun, no? Eh, gusto ko lang ipaalam sa inyo, hindi ako nagsulsol dyan para ibenta yung lupa niya kasi buhay pa siya, malakas pa siya. Kaya niya mag-desisyon ng gusto niya. Yun, ang gusto ko lang ipaliwanag doon sa mga kapatid kong mukhang pera, eh, no? So, ako, nagsisikap ako mabuhay, hindi ako lumalapit sa inyo. At dahil nga doon, ayan, kaya ko man suportahan yung magulang ko kahit na trabaho ko, alaga ko pa, no? Yun. Ayan, nasa Saudi ako, nagsusuporta pa rin ako ng pagkain niya, tsaka sweldo nung mag-aalaga sa kanya. Dahil nga ngayon, wala na ako sa Saudi, ako na nag-aalaga, ako pa rin hanap buhay. Ayan, diba? So, doon sa mga kapatid ko na yayamanin, eh, wala naman akong magagawa kung ano mga desisyon nyo, no? Pero yung nanay nyo, hirap na siya sa buhay niya. Parang kapatawaran nyo na lang ang hinihintay. So, ayaw ko lumapit at lumuhod sa inyo. Kasi wala naman akong ginawa sa inyo masama. Yan yung nanay nyo. At saka puro sugat na yan. Ayan, pinagtatapalan ko na nga lang yan ng ano, napkin dyan sa ano niya para hindi tumagas-tagas yung mga nana, no? At saka hindi siya iiyak pag tumatama sa kanya yung mga pag gumalaw-galaw siya. So, yan yung nanay nyo. Ang pag-aalaga ako dyan, kung ako nagtatrabaho sa Saudi, ikulang pa yung 5,000 binabayad ko dun sa nag-aalaga, sa hirap mag-alaga, no? Kulang pa yung 5,000 dun sa mag-aalaga. Kaya, yun. Sa mga hindi nakakaintindi na mga kapatid ko, kung alam nyo lang ang pag-aalaga ko dito, baka sabihin nyo, suko na kayo, no? Pag natikman nyo lang kahit isang linggo, ipalagaan nyo, susuko na kayo, no? Pero ako, hindi ko sinusukuan yung magulang natin. Kasi magulang natin yan, eh. Hindi kayo mabubuhay at hindi kayo lalagay sa katayuan nyo ngayon kung anong mayroon kayo kung wala yung magulang natin. Yan. Nakakalungkot lang kasi isipin. May mga anak na ganyan. Ma, kaya nyo tiisin yung magulang nyo, pero ako, hindi ko kaya tiisin yan. Kaya tihirap ako sa buhay, nagawa ko lahat ng paraan para malagaan siya. Ngayon, kung ganyan ang pagdidesisyon nyo, baka sa hanggang sa uli ng hininga niya, hindi nyo na siya makikita. Tandaan niya. Huwag nyo kung sisisihin pagdating ng araw, hindi nyo sila makikita. No? Kasi, total, yun na yata yung desisyon nyo, hindi nyo na makita yung magulang nyo. So, ano pa para makita nyo, diba? Hindi na. Hindi ko na rin ipapakita sa inyo yan. Gagawin ko ng paraan yan kung paano matapos lahat ang problema ko dyan. Hirap na siya. Siguro inantay nyo lang kapatawaran nyo kung ano mayroon kayo. Galit sa kanya. Diba? Ayan, titigan nyo mabuti nanay nyo. Para makita nyo kung anong kalagayan niya. Araw-araw siya naka-video. Para makita nyo yan, kung anong katayuan niya. Diba? Gusto niya nga, patayin ko na lang daw siya at matapos na yung problema niya. Maging criminal pa. Diba?
hindi ko naman gagawin yun na patayin siya. Nalagaan ko nga siya eh. Tapos papatayin ko yan. Mabatayin mo mga anak mo. Ano? Tulog ka na? Tulog na pala. Titingnan niyo yung nanay niyo kung ano ang sitwasyon niya ng nanay niyo. Ay, hirap na siya sa katayuan niya. Tapos kayo, mataas pa rin yung pride niyo. Diba? Yun lang nakakalungkot sa inyo eh. Kasi, pares-parehas naman tayong anak eh. Pares-parehas tayong pinalaki na magulang. Sabihin na lang natin na hindi man maganda yung pagpapalaki niya sa inyo, sa atin lahat. Disiplina lang yun ay isang magulang nung araw. Malupit talaga sila magdisiplina. Pero, siguro naging dahilan naman yun para maging maayos ang buhay niya, diba? Kasi ako, naging sandalan ko lahat yung disiplina niya sa akin kahit na nasasaktan na ako sa pagdidisiplina. Pero, ano pa rin, nakabaon sa utak ko yung mga disiplina niya para sa atin yung lahat, hindi para kung kanino. Batayin mo mga anak mo. Ano, wala ka na naalala mga anak? Ha? Wala ka nang naalala? Limot ako. Limot ka na? Dahil nga wala nag-aalala sa kanya ng mga anak, eh wala na rin siya maalala. Ako, naalala mo pa ako? Ikaw. Ano? Ano pangalan ko? Sika. Ha? Sika. Wechilda? Ako lang ang nakikilala niya, anak, kasi ako lang nag-aalaga sa kanya. Sorry po kayong lahat, no? Kasi kung nakalimutan kayo ng magulang nyo, kasalanan nyo rin yan. Eh, kasi hindi kayo dumadalaw. Diba? Mataas pa naman ang memory niya, tandaan niya pa nga ako eh. Ibig sabihin, kilala niya pa ako. Diba? Kaya lang, eh, siyempre, hindi na nyo siya dinadalaw. Kaya wala na rin siyang maalala na anak. Diba? Siguro, ano, magkalimutan na lang gano'n. Siguro yun iniisip na rin niya. May kalimutan na siya, hindi kalimutan na rin lahat. Sorry kayo ha, kung sakaling anong mangyari sa nanay natin, hindi nyo na sila makikita pa kahit kailan. Tandaan nyo lang. Hindi ko na ipapaalam sa inyo lahat kung anong mangyari. Ako na magde-decide. Total, ako din lang man lahat eh. Baka sisihin nyo pa ako pagdating ng araw, hindi ko pinapaalam sa inyo eh. Karapatan nyo to bilang anak din, may karapatan din kayo sa magulang. Dapat may karapatan din kayo bilang anak kung anong obligasyon nyo. Diba? Kaya yan. Pasensyaan na lang tayo sa susunod kung anong mangyari sa magulang natin.